magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Kumusta ang weekend ninyo ngayon? Ako, nandito ako sa bahay ngayon kasi malamig sa labas. Pero kahit pa paano, sumikat naman ng konti si Haring Araw. At pumatong ba talaga ako dito sa kitchen table, ano? Alam niyo mga guys, magluluto tayo ngayon. Kasi dumaan ako kahapon sa palengke sa supermarket after ng classic ko. Tayo ay naisipan ko magluto ngayon dahil nga nandito ang aming prinsesa kapag weekend. Dito siya nagwi-weekend sa bahay, kaya lulutuan natin siya ng masarap. Ayan, so itong nabili ko kahapon, guys. Kita niyo yan. Masarap na beef. Nabuksan na pala ito kasi tinikman kagabi. Ayan. Kita niyo yan. So, ang gagawin ko dyan, guys, magluluto tayo ng smashed potatoes. Ayan, ito. At ito ay lalagyan natin ng asparagus. Ayan. Na one of the favorite, of course, na gulay. Ayan, so beef po yan. Ayan, na ready na yan. Ayan, nahiwa-hiwa na siya. At actually, maraming paminta yan. So, pwede natin tikman. Kasi naka-slice na siya. Kaya lang natin, ha? At samahan nyo akong ayan, binuksan ko na siya. Ayan, oh. Ayan, yan. So, beef po yan. Na ready na siya. Na matagal na matagal siyang naka-oven. Tapos, slice-slice na nila. At maraming paminta. Siyempre, kita nyo yung mga palang iyan. You see? Yung ano yung black sa paligid niya, paminta siya. So, pag tinikman natin yan, medyo spicy siya. Tignan natin. Harap. Ayan siya, mga palangging, oh. Mas masarap siya kapag may gravy. Ayan, so gagawin natin sa gravy. Bumili ako ng asparagus kahapon. Favorite, ayan. Tapos, syempre, ito, ready na to na ano, na smash powder. So, magpapakulo ka lang ng water. Tapos, lagay mo siya. 2 minutes lang yan. 2 minutes lang. Tapos, lagay ng ano, butter. Ganyan. So, yan na yung magiging kasama na kakainin ng beef na yan at saka ng asparagus. So, ito ang kanyang favorite na ano, na fruit. Ayan. Cantaloupe meloni. Yan ang kinakain niya. Kasi allergy man siya sa sina, no? Allergy siya sa white pear. Ayan. Sa mansanas. May mangga akong malaki. Pero kasi ang mangga nila dito, ano? Iba. Walang kalabaw mango. Walang ano. Ito yung pear na ano. Ayan. Puti. Tapos, nakabili ako ng mangga kahapon. Ganyan yung mangga. Ito lang yung mangga nila dito. Ano siya, ma-fiber siya sa bandang seed niya. Pero okay naman, kaysa wala tayong manggang matikman. Kasi napakalayo ng Pilipinas para makakotin ng mangga, diba? So, bili-bili lang tayo dito kahit na anong mangga na lang. Galing to sa Brazil yata. So, or Brazil, or maybe Spanish, parang ganun. So, bali, yan. So, mayroon tayong sibuyas, syempre, tsaka bawang. Ayan, sibuyas, bawang. Favorite bawang na. At syempre yung ating butter, ayan, butter. At syempre yung ating mga spices, saka ang ating paminta, at syempre ang virgin olive oil, ayan. So, gagawin natin yan, igigisa lang natin yung una, ano, pakuluan, syempre hugasan muna natin itong gulay, yung asparagus na yan. Tapos, papakulo ka lang ng ano, ng tubig. Para kung gusto mo na ano, mag-remain siya ng pagka-crunchy niya, pakulo mo yung tubig, patapos ng ilulubog mo lang sa tubig. Tanggalin mo yung medyo hard na part
Kasi ano, matigas na rin yun kainin. So yung ito lang yung pinaka dulong part lang yung ano, yung lulutuin mo. So ang ginagawa ko diyan sa asparagus na yan para mag-remain crunchy. Bisaya si Nining. So pasensya na kayo. Ano ba? Bisaya, matitigas daw yung mga dilaw. Yung crunchy. So, ipapakuluan mo lang siya sa water na may konting, lagyan mo na rin ng konting asin. Tapos, pagka, nakikita mo na medyo, na siya, okay na. Lalagay mo siya sa, sa cold water. So, sa cold water, lagyan mo ng maraming ice cubes, yung water. Tapos, ilagay mo siya doon para remain crunchy siya sa green. Ayan. Tapos, saka ka magigisa-gisa ngayon ng sibuyas, bawang, butter. Tapos, lagyan mo ng mga spices mo at saka ilagay doon. Tapos, tatapping mo na lang siya doon sa beef na itong masarap. Tapos, ito naman, sili. Iba-ibang klase din itong, itong sili na to dito. So, may yellow, orange, tapos green at saka ito. Gusto nyo bang, kagatin natin? Kagatin natin ito. Kasi 2 days na kasi ito nabili ko. So, naluto ko na yung green at saka yung orange nung gumawa ko ng pansit. So, eto, natira. So, kagatin natin para matikman natin kung anong lasa. Nahugasan ko na rin ito. Ganyan po sila, diba, makain ng mga ganitong mga yung sili. Gulay, pero ginagawa niyang fruits. Isang kagat pa. Crunchy, di ba? Isang kagat pa. Ayoko na. Oh my God! Huwag kayo mag-alala mga guys, mga friends. Matamis po ito. Ay, wala pa itong hanghang. Sundan natin ang itong beef na na maraming paminta. Harap. Ayan mga palangging, ayan. Ating ingredients at maluluto ngayong umaga. Nung oras, hindi na pala umaga ngayon. Kasi dito usually yung tanghalian. Mga alas dos, la una. Minsan alas tres. 12:35 na dito. Pero, tulog pa. Nagluluto na ako mga guys. At mamaya, pagka nakaluto na ako, i-continue natin ang ating video. So, di kaya i-picture ko lang para makita nyo ang resulta, di ba? And maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng aking try kunwari na na video. Kasi ganito, malamig sa labas. Tapos, pag nag-i-snow na dito, ayan, magbibidyo-bidyo ako sa labas kapag hindi ako masyadong lamigin, okay? Kasi, alam niyo naman, nag-aaral si Nini ngayon. So, kapag ganitong weekend, dito lang muna sa bahay. Minsan, mamaya, pagka nasa mood, mag-walk out, mag-walk tayo ng kahit ng mga 25 minutes, 30 minutes, diba? Okay, enjoy mga palangga sa inyong weekend. Saan man kayong lupalab sa mundong ibabaw na to, sana ay maging healthy at happy at saka walang sakit. Lahat tayo, di ba? Ako nga, kagagaling ko lang sa sa 2 days na sick leave. Pero I'm okay now. Everything's fine. Back to normal. Happy na naman si Nining. Ganyan ang buhay, di ba? Okay. So, bye-bye mga palangging. At ingatin lahat. At mamaya na ulit tayo magkikita sa ating continuation ng ating video na ito. Ayan. Enjoy your weekend. At mama, happy, bye!